Welcome back guys. Napansin ko lang, nung dumating si Raytheon Technologies, which is si RTXPLAN, nawala na rin itong sinano, metadata, at saka si NewServer. Nawala na si metadata at si NewServer, puro processing na lang din. Hindi na siya dumating. So, ang nangyari kasi ganito, tinatrack natin siya. Si LB Finance, ay may tuturing ko din na iisa sila. Kasi ang RTXPLAN at LB Finance ay pareho lang sila ng IP. Mamaya ko sila i-coconnect kay NewServer at metadata. 172, 64, 35 at 140. Ito. So yan, iisa yan. Iisa GoDaddy, iisa lahat to. Teka, si RTXPLAN ilang araw na siyang paying. Noong 26 siya nagsimula, 27 ngayon. So one day pa lang. Ito namang sino server at metadata, iisa din sila. Pero yung IP address nila is almost 172.64. Maaring magkalayo lang to ng ilang bloke. Or basta ito, maaring ito ay isang owner pero magkaiba ng lugar na pinagmulan. Kasi parehas din sila ng Robert and Tani. Basta sino server at metadata is almost similar. Ang natingnan ko lang, nung dumating si RTXPLAN, which is kahapon, tumigil na rin si NewServer at metadata mag-payout. Tinarak natin na si NewServer 8 days, si metadata 6 days, at si LB Finance ay 14 days. So, pagpalagay natin na lahat is konektado sila. I-add ko lang to, 14 plus 8 plus 6 equals to divided by 3. Ayan. Tama ba? Ayan. So, ang pinaka-average niya, maaaring 9.38, so 9 days na lang, maaaring tumagal itong RTXPLAN ng 9 days or less. Laging less to. Kasi ipagpalagay na natin si metadata nga na wala na, 6 na araw lamang wala na. Si RTXPLAN pa kaya? So, kung babawasan pa nga, sige, pagpalagay na natin na ano, ito na kasi yung average, 9 days. Ito. Pwede siyang mawala in 9 days. 1 day na ngayon. 6 days si metadata. So, magiging invalid na itong 9. Kahit i-average natin, kasi sobrang tagal na din ng 14. So, 6 days. Maaring ilang araw na lang, 1, 2, 3. Pagpalagay na natin, 4 to 6 days. Ayan, 4 to 6 days na lang. Hindi, gusto ko din maging cautious. 3. 3 to 6 days. Ayan, exit plan na rin si RTX. May mga tandaan niyo ba yung post ko na video regarding kay metadata at NewServer? Sabi ko, okay na tayo dito. ROI, huwag na sana mag-ano yung iba. Kasi nakakakutob na tayo at naano natin, parang natatrack na natin sila na pwede na din silang mawala. Eh ngayon naman, nawala na nga. So alam ko may na-save din doon yung mga contento na, na-save doon. Ang natatalo kasi dito kapag hindi contented at saka yung mga bago, I suggest, lagi kong inuulit, na ang panonoodin yung video is yung mga latest. Kasi yung mga nakaraang video is wala na siyang bearing. Maaring mapanood nyo is nakaraan paying pa. Nakakita kayo ng mga post paying pa, pero yung date ay hindi naman November 26, 27. Na nakita nyo yung date sa payout nila ay November 25, 24 pababa nakalagay. Naka-receive may payout, pero November 24 yung ano, yung data na nakalagay doon sa payout. Pero ang ngayon is November 27. Makakakita kayo eh. Dapat ang nakikita nyo yung payout, lalo na sa mga risk taker, yung latest. Kahit ngayon in November 27, ang hanapin nyo is almost 27 payout or 26. Pero yung mga previous pa talaga sobrang layo, 2 to 3 days, wala na sila. Ito is wala na. Si RTX, paying naman siya ngayon. Lagi naman ganun sa umpisa, paying 1 day. So pinagtaganan na lang natin na 3 to 6 days, mawawala na rin siya. And ito eh, nawala na yung tatlo. Alam ko lagi may darating na galing din sa ganito. Kawawa talaga yung mga pumasok na huli. Naku po. Yung hindi nag-aantay ng latest, yung pagkakakitang bago ipasok ng pasok. Halimbawa ito,
At delikado din kasi yung mga ano, paalala ko lagi, delikado din yung mga register lang register. Madami tayong harmful website, ito yung mga suspicious, kabilang na yung mga scam site na to. Ayun, malupit pag napatapat kasi isang may red lens stealer. Ako, napatapat na ako dito, nahack na nga ako eh. Pero na-recover ko siya immediately kasi nag-notify sa akin sa email, dali-dali kong binawi. Ang red lens stealer kasi, sa mga di nakakaalam, is a stealer distributed as crack games. May mga dinadownload yung game, pwede siyang red line stealer, streamer. Pwede din yung mga application, karamihan sa mga online investment site, may mga app na. Yung balatatanong, may application po ba yan, sir? In services, kinukuha yung information nyo from web browser. Kagaya nito, link, puro link, di ba? Halimbawa, ito si RAYTHEON, di ba link yan? Maaaring makuha nila yung information mo sa pamamagitan ng web browser, Google Chrome yung ginagamit nila. Halimbawa, iba-iba pang mga web browser na hindi naman kilala, halimbawa lang, mga application, maging mga Telegram nga at mga VPN, pwedeng may ganun. So, ito namang RTXPLAN, virus-free naman siya. So, 1-0 out of 99 clean, lalo na yung mga risk-taker dyan, and itong mga safe ba na mag-browse dyan, so no unsafe content found. Napansin ko lang, marami rin pala mga tago-FW, lalo na sa mga Saudi, Middle East, Singapore, ang naghahanap din ng ganito, yung mga nauna tapos sumi-exit. Eh kung kayo ay makakapanood pa, magkaiba naman ata ang oras natin, or kung may time difference, kayo yung mga nahuhuli. Sobrang delikado, sayang yung hard-earned money nyo. Kaya nga yung mga nandyan, laging panoorin nyo is mga bagong update. Ito, magpapasikat talaga si Raytheon Technologies na magkakalunch nga lang eh. Syempre, may mga payout na to. Nakapayout nga ako dito eh. Pero hindi ko sinasuggest na mag ano kayo dito, mag-invest ng malaki. Lalo, ang technique kasi ng mga iba, porket bago, invest agad na sobrang lalaki. Kasi nga, baka nga naman maka-ROI. Yung sa part na to, eh, from the start nga, since wala pa nga nakaka-payout kahapon, may nag-invest na ng mga 100% risk. Nakita ko dyan sa mga post-post. Since nakapayout na siya, so 50% na risk, tumataas lang siya. Kasi mabilis din siyang nawawala. Itong mga ganitong website, tandaan nyo ito palagi. Yung ganitong website, itong yan, sina server na to, 17264, sina Robert Antani na ginamit nila. Ito is walang paramdam. Yung naka-keep on hanging ka na processing. Yung hindi kagaya ng iba, na naka-shbaka. Ito si Kashbaka, ang daming promo hanggang ngayon. Kaya sobrang ano ko doon. Teka lang, lulod ko lang si Kashbaka. Kaya hinahayaan ko na lang to eh. Ayan. Itong si Kashbaka, yan, promo na naman. I-weekend pa. Ang ginagawa ko, nahayaan ko na, contento na ako kung magkanong tubuin pa nung nakalagay kong investment. O di, kung mawi-withdraw, wi-withdrawin. Kung hindi, hindi. Kasi para sa akin, is good to be true na to. Tatlong araw na tong ano. Kaya good luck sa Monday. Kung naka-payout sila sa Monday, yung mga nag-restake, congrats kung naka-payout. Pero kung hindi naman, o di wala kayong dapat sisihin. Kasi may red flag na rin. Okay, so yun nga, itong may pa, ito kasi may paalala, yung mga double-double na yan, nakakategorize na natin na nalalapit na sila sa exciting part na pwede silang mawala, kagaya nito. Ito kasing mga part na to is nakamahirap kasi wala silang double-double, bigla nila silang nawawala, pero natrack natin sila na basta ito yung may-ari, basta malapit dito, ito na lang itatagal niya. So, pinakamababa na niya metadata is 6 days lang. 6 days na wala na. Itong ginawa ko kasi pagka ano to, pagka ano registered ng website, hindi yung nilaunch. Kasi kapag nilaunch to, halimbawa nilaunch lang to ng 27 ng 25. So kung 6 days, 25 o November, December 1 pa mawawala. Ang ginawa ko, tinatapat ko sila kung kailan ginawa ang website para sobrang ano kayo, mabilis kayo maka-exit lalo na sa mga ano risk-taker diyan. Eh ito, nilaunch talaga to kahapon. So 1 day talaga ni-registered kahapon. Ang nakakatakot nito, basta ang pataganan natin 3 to 6 days hanggat maaari maka-exit, exit na nga agad eh. Okay, so ayun lang aking payo. At palagi kayo mag-iingat. Beat the system, RTX plan, basta pinabantayin natin metadata at new server, wala na yan, hindi na rin ako maasa. Okay, buyers.